Kilalang punong maestrado, makabayan at bayani sa panahon ng hapon. Siya ay isa sa mga bayani na nakalarawan sa 1,000 pisong papel. Kilala mo ba siya? Siya si Jose Basco Abad Santos. Siya ang hero ko. Isinilang sa San Fernando, Pampanga noong 19 ng Pebrero 18, 86. Enero 19, 22. Siya ay nahirang nakalihim ng katarungan sa ilalim ng pamamahala ni Gobernador General Leonard Wood. At sa 3rd pagkakataon, muli siyang naging kalihim ng katarungan mula 1938 hanggang 1941. Noong 24 ng Disyembre 1941, nahirang siyang punong maestrado ng Korte Supremo. Nang sumiklab ang 2nd digmaang pandaigdig, ipinagkatiwala ni Pangulong Quezon ng pamahalang Commonwealth kay Abad Santos matapos pagpasyahan ng mga Amerikano na ilikas siya sa Washington, D.C. Buong sipag at katapatan niyang ginampanan ang kanyang tungkulin, kaya't para kay Pangulong Quezon, siya ay isa sa pinakamahusay na tauhan sa serbisyong pampamahalaan. Abril 11, 1942, habang nasa Karkar, Cebu, ay nadakip siya ng mga Hapones. Iniutos ng mga Hapones na makiisa siya sa mga ito at talikuran ang katapatan sa Estados Unidos. Tumanggi si Abad Santos at sinabi ang mga katagang nanaisin ko pang mamatay kaysa mabuhay sa pamilya. Siya ay pinahirapan ng mga Hapones at kalaunay dinala sa Parang Cotabato bago dalhin sa malabang Lanao del Sur at dito ay pinapatid sa kanya ang hatol na kamatayan. Hindi natinag at nanatiling matatag ang punong hukom na narinig ang hatol. Sa huling sandali ng kanyang buhay ay nakasama niya ang anak na si Pepito. Inalon niya ito at winika sa kanya na huwag kang umiyak, Pepito. Ipakita mo sa mga taong ito na matapang ka. Bihira ang pagkakataon na mamatay para sa ating bayan. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon ganito. Lumuhod at nanalangin ang mag-ama at pagkatapos ay mahigpit na nagyakap. Hinarap ni Abad Santos ang kanyang pamatayan ng buong tapang at tatag. Ganap na 2 ng hapon, Mayo 2, 1942. Sunod-sunod na putok ang narinig ni Pepito. Hawak ang aklat na salam. Alam ni Pepito na wala na ang kanyang ama. Namatay itong may integridad at dangal. Tunay na huwarang dapat ipagmalaki. Ikaw, kabataan, ano ang kaya mong isakripisyo alang-alang sa iyong bayan?